Dahil napag-uusapan na natin at habang mainit pa ang katatapos lang na pagbaba ng hatol sa Maguindanao Massacre, pag-usapan agad natin sa ating BJQ kung kontento nga ba kayo sa naging kinalabasan ng makasaysayang kaso. Para kasi sa ilan, bittersweet o magkahalong saya at lungkot ang kanilang naramdaman. Masaya dahil sa wakas ay nahatulang guilty ang mga principal accused. Tulad din na dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan, Datu Andal Unsay Ampatuan Jr. at Datu Anwar Ampatuan Sr. Ikinalungkot at ikinadismaya naman ang ilan ng akwital o pagkaabsuelto ng nasa higit 50 akusado. Hustisya rin ang sigaw ng mga kaanak na 58 biktima na si Reynaldo Bebot Momay na ang labi ay hindi pa rin po natatagpuan. Ito pinag-uusapan natin kanya. Mm-hmm. Sigaw ng ilang human rights advocate groups, bantayan pa rin maigi ang mga na-convict para masigurong kahit nasa loob ng piitan ay hindi sila maghahari-harian. Oy. Paalala rin nila na hindi applicable sa mga na-convict ang GCTA o ang Good Conduct Time Allowance. Pero kung ang naulilang si Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Mangudan Dato, umano ang tatanungin, bitay o hatol na kamatayan ang nais nito dahil sa kahindik-hindik na sinapit ng mga biktima. Kayo mga kaboljak, anong sa inyo dito? Sali na sa aming boljakan at sigutin ang aming boljak question of the day na Boljak question of the day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo. BJQ. Kontento ba kayo sa naging hatol sa Maguindanao Massacre? Okay. Okay, go ahead. Kabuga na, Attorney Jess Falsis. Boljak. Hindi ko alam kung ano sagot ni Attorney Bruce, no? So just to be controversial, ako ang isasagot ko siguro dito ay hindi ako kontento. Although happy naman ako kay Judge Solis, ha? This is nothing against Judge Solis. But ang masasabi ko, hindi ako kontento kasi nga na-acquit yung si Sajid Ampatuan. Happy ako na, kontento ako na na-convict si Andal and si Zaldi. And then, hindi naman din ako kontento or hindi ako happy na madaming mga na-acquit na polis. Of course, may mga pinag-usapan kami kanina ni Mayan. Pero ito po yan, ha. Dun sa mga na-acquit, una, isipin natin, na-convict yung mga mastermind. Sina Zaldi, sina Andal. Pero yung mga nagpaputok nung trigger, nung mga baril, hindi na-convict. Of course, hindi ko pa nababasa ng buo yung desisyon. Ang aking hula dito, baka kulang ng direct eyewitness na itong si PO1 bumaril ng ganito. Pero sa tingin ko kasi, ako under my legal theory, pwede naman din itong pumasa sa legal theory ng isang judge, no? Kung may conspiracy, and yun din naman yung pinagbasihan ni judge dun sa mga ibang na-convict. Ang conspiracy po kasi, sa legal theory, it means the act of one is the act of all. Ang conspiracy ay kapag nagtipon-tipon kayo, nagplano kayo ng krimen, at lahat kayo ay in agreement na, sige, nakawan natin itong bangko na to. O sige, patayin natin lahat ng mga pupunta dito sa pag-file ng Certificate of Candidacy. At nandun ka dun sa killing area, yung PO1 na yun. Nandun sa may backhoe, nandun dun sa may grave, mass grave, di ba? The act of one is the act of all. Pwede mong sabihin na, kahit na hindi siya personally pinaputok yung trigger, for example, pag ninakawan mo yung bangko, nagda-drive ka, ikaw yung getaway vehicle, hindi ka nagpaputok sa loob, hindi ikaw yung kumuha ng pera dun sa vault, part ka pa din ng robbery at makukulong ka. Yun po yung ibig sabihin ng conspiracy. So, babasahin ko pa po ng buo yung desisyon, pero yun ang hula ko. Baka may reasonable doubt si judge na walang mga specific na nagpangalan, nagturo dito sa mga polis. Ito kasi kana Zaldi at kana Andal, meron na nasa loob ng bahay nung nagpaplano sila, nandun sa killing area na ito si Zaldi at si Andal, sinampal pa yung anak at saka yung asawa ni Mangudadato, nagtestify. So talagang may eyewitness. Ang isa ko pang pinag-iisipan, si Sajid naman, ang patuan, wala naman siya yata sa killing area, pero ang alam ko, nandun siya dun sa pagpaplano dun sa bahay with the daddy, the Ampatuan Senior. So, ako dun ako hindi kontento kasi sa tingin ko, merong mga basihan naman for the judge to probably convict most of them and hayaan na yung Court of Appeals to really filter. At her level, feeling ko, to err on the side of caution, kinonvict na lang niya muna. Kasi may basis naman kahit papano. Of course, the other side will say, mataas ang standard ng conviction, proof beyond reasonable doubt. So, pwede din naman. Yun lang. Okay. Just to be controversial. Sige. Ako, babasa lang ako ng comments, pero Attorney Bruce Rivera muna. Yung kanyang comment. Video. Sige. Wala nang kukontra. Attorney Bruce Rivera. Boljak!
Sa BJQ question po, kung kontento ba ako sa naging hatol ng Maguindanao Massacre, ito po ang sagot ko. Siyempre po, marami po yung iba, marami po na nagkaroon po ng issue dahil may mga na-acquit doon sa kaso. Ako po, hindi po ako masyado naging problemado sa akin yung ruling na yon, kasi una, baka hindi umabot yung mga ebidensya na kailangan makuha at ma-acquire ng isang ng prosecution. Kaya okay na po sa akin yon. At saka pumasok na yung double jeopardy, kaya hindi natin sila pwedeng kasuhan ulit. Kung totoo, kung meron man sa kanila na nagkaroon ng part doon sa pagkamatay ng mga journalists, ang paglangit na po yung bahala sa kanila. However, hindi po tayo dapat maging kampante lang ngayon dahil nagkaroon na ng judgment, kasi alam po natin that they will appeal the conviction doon po sa Supreme Court. And dahil may conviction, eh syempre, kailangan mapagmatsyag tayo na hindi po tayo masalisihan ng mga tao na gustong manalisi sa sitwasyon. Masaya ako at this point in time kasi mawawala na yung ating pagiging top-notcher. Top 5 tayo sa pagiging most murderous country for journalists. So mawawala na po siya at we will not have that moniker anymore. So I'm happy about that. However, justice is always something that we should always be weary about. We should never stop pursuing justice. We should never stop being consensuous or being circumspect in our how we move for justice, and we should not stop our quest for justice for the Maguindanao Massacre victims. Kaya tuloy lang po ang ating pag fight out, and never tayong maging kontento lang. Thank you po. Alright. Okay. Very, so, siya satisfied. Blooming si Attorney Bruce. Ha? Sarap nung fee. Alam mo talagang nakabakasyon, ano? Ako, ano lang, ako mas mahalaga sa akin, mas mahalaga sa akin yung comments ng mga tao. Siguro basahin ko na lang yung comment ng mga nakita ko, may mga comments na tayo. Pero anong naramdaman mo as a journalist, of course? Anong tagal eh, 10 years eh. 10 years. And it's a sweet verdict for me. Kanina pinag-uusapan natin habang, di ba, nasa, bago tayo sumalang, na make-up yata ako nun. Parang, di ba, sinasabi mo, parang nangyari dito, more of ang na-acquit yung mga foot soldiers, yung mga talagang na-de-end yung mga mastermind. And I asked you, tama lang naman yun, di ba? Kasi minsan nakakita tayo ng mga decisions, attorney, na parang ang talagang na-de-end yung gumawa, like yung bumaril, henchmen, like yung pumatay. Pero yung nakakalimutan na, wait lang, di nila ginagawa yan kung walang mastermind. So for me, ang isang victory dito is that talagang binigyang diin ng korte na mananagot yung mastermind. And of course, syempre yung iba sasabihin nila, bakit naman yung mga na-acquit, sinasabi rin naman na meron silang part doon. I think, ako, sarili ko na lang to, attorney, no? Baka, may punto din naman ako yan. Abogado. May punto pero yan. Baka kinilala nung korte kung gaano ka makapangyarihan yung mga ampatuan, no? mga amo nila. Oo. Na parang pag inutos, kahit ayaw gawin, kapag sinabi, patayin mo to, gagawin. So, baka kinilala ni Judge Solis yun na napuwersa. Posible itong mga maliliit na mga pulis ito, hindi naman nila gustong gawin. Napilitan. Oo, pero dahil under sila kay ampatuan, sobrang mga Diyos no mga panahon na yun sa Maguindanao, can't do anything. Parang ano yan eh, shotgun wedding. Kunwari, magpapakasal ka, tapos eh, kaya ka nagpakasal sa isang tao kasi noon na, uso to ha, yung tututukan ka ng shotgun o para magpakasal, void yun. Correct. O, walang free will. So walang ako, free choice. Satisfied ba ako? At least after 10 years, may nilabas na desisyon, may mga na-acquit, fine. Actually, yun ang unang-unang tanong ko na nag-monitor ko kapon. Sabi ko, bakit na-acquit yung at madami yung din, Sajid? Sabi ko, eh ano yan? Major ampatuan yan. But, major. Oh, parang talagang kasama siya major, sa pamilya, major. Diba? O, hindi siya yung tipong second cousin lang. Minor. Yung ganon. Pero napaliwanag naman sa akin na before that pala ay nakapag-post na siya ng bail. So, sinasabi na parang from the very beginning, medyo mahina na raw talaga ang yung evidence. Kaso sa kanya. Wait, so, na-note niya, ano ha? Ko din sa yung sa comment mo na yung mastermind, at least dito may na-convict, no? Natatandaan ko sa isang interview sa ibang network, si Professor Danilo Arao at yung mga ibang media advocates na note nila na sa lahat ng mga ibang kaso ng assault on press freedom, yung mga pumapatay ng mga journalists or ng mga nasa election, mga election-related killings, no? Usually, if not lahat, ang na-convict pa lang daw ay yung henchmen nga.
yung gunman, wala pa daw na convict na mastermind. So, ang isa pang unique things sa kaso na ito ay finally, may na-convict na mastermind. And in relation with Attorney Bruce's answer, no, matagal nga tayong nandun sa impunity index na parang we are a bad place to practice journalism. Hopefully, mag-improve yung score natin kasi na-convict itong mga ampatuans. At isa nga, totoo yan, susugan ko yan, Attorney, ha, bago lang tayo mag-break. Isa sa pinaka nagustuhan ko dun sa naging decision ni Judge Solis, eh, hindi niya si Nino yung mastermind. Kumbaga, pwedeng matakot, pwedeng inakwit niya. Diba? Pwedeng inakwit niya. Anyway, ang dami naman pwedeng idiin, which is yun yung nangyayari ngayon sa mga crimes sa Pilipinas, diba? Ididiin mo yung nautusan, pero yung nag-utos, hindi mo, ibabaliwala mo, diba? So, nagustuhan ko yung desisyon na talagang kinilala niya sino yung mastermind at kayo ang pinaka dapat managot. Yun ang sinasabi basically ng desisyon ni Judge Solis. At bago lang tayo mag-break, hindi lang aalis na ako, gusto ko lang banggitin yung sinabi niya. Sino? Meron dito eh. Ayun, si Nanay Josephine Quinoza, sabi niya baka mamaya kagaya din sila ni Sanchez na enjoy sa lahat ng facilities dyan sa loob. I guess yun yung next thing to actually monitor. Anong magiging buhay ng mga ampatuan sa loob ng Bilibid? Kasi wala rin saysay na umabot ng 10 taon yung paghingi natin ng hostisya kung pagdating pala sa Bilibid, eh buhay hari din sila. May billions pa so, yan. So dapat mabantayan yun. Dapat, you are cheap. Correct. Dapat mabuhay sila. Hindi ko sinasabing apihin sila. Mabuhay sila sa kung paano nabubuhay ang isang normal na bilanggo. Mag-reform kayo, magbago kayo, thank you Lord. Tandaan pero dapat mo, hindi kayo dyan maghari-harian. Mayan, 36 pesos ang isang araw na meal ng isang Bilibid prisoner ayon dun sa Senate hearing. So, kung ganun ang 36 pesos sa ordinaryong tao, 36 pesos din para sa mga ampatuan. But I'm sure, ngayon pala sabihin ko na attorney, of course, hindi nila yun mararanasan kasi pwede silang dalhan ng pagkain eh. Well, diba? So yung mga treatment lang na ibalik, kung no cellphone, dapat no cellphone din kayo. Diba? Pero yung food, fine, kasi pwede kayong padala ng pagkain eh. And I'm sure, marami kayong pera, marami kayong pagkain pwedeng ipadala sa inyo. That's so the ahead, challenge. Be healthy. To the Bucor chief, no? Mm-mm. Akala nyo, tapos na yung GCTA. Kami dito sa Balljack, mahaba ang aming alaala. Mm-mm. Talagang tatanda namin yan. May panibagong ano, tinik sa dibdib, yak. May tinik sa dibdib. May panibagong dapat bantayan ng isang director bantag sa loob ng kanyang balwarte sa Bilibid, ang mga ampatuan. Kasi for sure, hindi yan tatantanan ng media. Sisilipin at sisilipin yan, paano nyo tinatrato? Tratuhin ang mga ampatuan sa loob ng Bilibid. And anyway, ang mga senators, alam ko, may pinanukala na magkaroon tayo ng level na parang maximum security prison. Hiwala yung kulungan dapat ng mga heinous crimes sa mga non-heinous crime. So, baka magtayo ng bago o separate na kulungan sa mga heinous crime tulad ng at uulit-ulitin lang natin, makulit tayo, hindi ho applicable ang GCTA sa mga ampatuan dahil heinous crime po ang pagpatay. Ay, 57 ang pinatay. 58. Plinano mo, 58 na katao. Sorry, hindi lang nahanap yung isa. 57 yung na-convict eh, o yung na-counts. Okay. Okay, amen. Thank God, Judge Jocelyn Solis. Congratulations. Reyes. At Merry Christmas sa lahat ng kaanak ng mga biktima. Mm-mm. After 10 years, meron hong maligayang Pasko at hostisya para sa inyo at para sa ating lahat. Congrats to the state prosecutors. Please enjoy your Christmas break. But next year, balik trabaho para pumahuli ulit natin ang iba't iba pang mga criminal. Oy, ito kausapin natin mula sa administrasyon, of course, sa Malacañang mismo na nagtrabaho, tumutok at dati na pag-uusapan natin, kausap natin tungkol sa mga updates sa Maguindanao Massacre kung paano ba ang ano ngayon, estado ng press freedom. On the line, makakausap natin ang Presidential Task Force on Media Security Director, si Yusek Joel Egco. Good morning, Yusek. Good morning, Attorney Jeff. Good morning po. Si Ms. Mayan, I understand that she's there, no? Umalis na. Umalis na, sir. Naiwan na ako eh. Oo. Pero okay lang, kasama ko na kayo eh. Alright, alright. Oo, magandang discussion to. Good morning po sa inyong mga fans at mga taga-subaybay po ng inyong programa at ating mga kababayan. Congratulations sa lahat ng Pilipino all over the world. Tama. Congratulations sa ating lahat, sa inyo siyempre sa... Dito, lahat. Lahat po. Of course, itong Task Force on Media Security, ano po ba ang kayo ba? Kasi siyempre ang aming tanong dito, kontento o hindi kontento, mayroon kasing mga na-acquit, madaming na-convict naman. Pero kamusta po ang sentimiento dyan sa Presidential Task Force on Media Security on the decision? Well, napakasaya po namin, ano, napakasaya. Wala tayong dahilan para malungkot pa dito dahil conviction po ito eh. Ito po ang sistema, ito ang justice system sa atin at gumana po ang hustisya, no? Eh sa akin naman kasi
i-convict mo nga lahat 'yon tapos ipakawalan mo si Unsay. Eh, yun ang hindi ko matatanggap In fact, sabi ko nga, Tony Jack, maalala mo, talagang ako ipapalit ko ang trabaho ko rito kung makakawala yun sila, yung mga principal suspect. Oh, wow. Naka-ready resignation ko eh. Oh, wow. but you know, alam mo, nakakatuwa kasi nakataba ng puso kasi bumalik no, itong insidente na ito, itong development na ito. Mm-hmm. Bumalik ang respeto sa atin ng mundo at ang pride natin bilang mga Pilipino. Correct. Kasi, sa kabila ng mga pambabatikos, alam nyo, hindi lang gobyerno binabatikos dito ng mga tao eh. Sa sino pa? Yung bansa natin. Hindi naman specific eh, na si Jeff Falsis o si Joel Egto, kundi Philippines. The Philippines. Grabe. Dangerous country to practice journalism daw. Yes, but you know what, Tony? Na-turn around na niya ngayon yan. Now, the only country in the world, in history, na? Na nag-convict ng more than 10 or more than 20 ng mga massacre suspects. Remember the Nuremberg trial? Diba, ilang, not me doon lang ang guilty, pero milyon ng kanila pinatay. But dito sa ating bansa ngayon, no? More than? Nako, alam mo, world record po yan na ina-set po ng ating bansa. Hindi naman ibig sabihin kasi maraming pinatay. Hindi po. Sa Holocaust, milyon eh. Opo. Yusek, ano din daw? National record daw to kasi, tama ba? I don't know if tama yung narinig ko sa ibang eksperto, no? Pero sa mga ibang cases ng killings on journalists or on election-related violence, wala pa daw nako-convict na mastermind. Usually, yung or halos lahat, mga henchmen o mga gunmen lang daw ang nako-convict. Yes, that's right po. Kaya nga, sabi ko, attorney, napakalaking development nito. Kasi dalawang bagay natin siya pwedeng tingnan. Ito siya ng media killings, so walang problema. So na-convict na. But may mas malaking issue po dito, Tony. Human rights. Remember na merong 26 pang biktima bukod sa mga journalist. Yes. So, kamag-anak ng mga mangudadato tsaka yung mga ibang election na officers. This is also a victory of our campaign to uphold and protect human rights in the country. Conviction. Imagine, conviction. Guilty po sila. Ngayon lang niya nangyari din sa kasaysayan na may mga mastermind directly implicated at pinarusahan ng court. Kaya, alam nyo, there is no reason to be sad about it. Sabi nila, yung iba sinasabi kulang. Yes, we agree. Pero alam nyo po, victory na po ito eh. Alam naman na, aakyat pa ito kung saan-saan. Maraming pupuntahan. But at least, first base ito, we sent a very strong and clear signal to the world that the Philippines is a country of just people. Diba? Umaasa ba kayo, Yusek, na gaganda yung ating score o grado dun sa mga parang impunity index? Good thing that you asked us. Ano? Alam nyo, as early as last year, wala na po tayo sa top 5 deadliest countries ng Reporters Without Borders. Wala na tayo. December pa lang, 2018. So ngayon, baka wala na tayo sa top 10 o top 20. Ito po, maganda paliwanag dyan. Ano? Ngayon, nasa top 5 tayo, top 10, number 5 tayo sa Global Impunity Index ng Committee to Protect Journalists. At po, nung lumabas yan, sabi ko, expected ko yan kasi I can also compute that. Kasi po, formula nila, may points. And yes, yun. Meaning, kung ang report mo 2018, nagsimula ka ng bilang 2008. So, 2019, nagsimula ka ng bilang August 2009. Remember na ang Maguindanao, ang Ampatuan Massacre nangyari po November 2009. Yes. Okay. With the conviction of the suspects here, sa listahan po ng Committee to Protect Journalists, kung saan may 41 daw na unsolved, 41. 30 po doon po ay Ampatuan Massacre. So, by next year, by 2020, wala na po yung 32 na yon sa listahan nila. Oh, wow. By whether there was conviction or not, sa formula po ng CPJ, ng Committee to Protect Journalists, 10 years lang. So magbibilang sila ng August 2010 hanggang August 2020. Eh wala na po yung Ampatuan Massacre doon. So kayo, I'm expecting, we should expect, and there's more reason to celebrate. By next October, year. By this year po, I'm hoping na kung di man greatly improved, ang ating ranking maging number 10, ay totally mawala na po tayo sa listahan dahil
Yan pong listahan na yan ay nagagamit pa laban sa ating republika, pang-atake sa ating gobyerno. Marami na pong kumita dyan eh. Opo, opo. Yusek, but this time, oh, masaya tayo syempre kasi si Zaldi tsaka si Andal na convict. Ah, of course ako, gusto ko lang tanungin sa inyo syempre, yung mga iba naman para bakit ba na acquit si Sajid? Kayo po ba may insight dito? Ako hindi ko pa nabasa yon ng decision yung buo eh. Okay, ganito po yan ano. Well, we speaking of justice, nakapiring po ang hustisya no. At i-handle po ni Judge Arias yung kaso na yan no. The prosecution panel would agree, the defense would agree, kung paano po niya hinandle, very fair. Very fair. Yes. At meticulous. Meticulous. Pagka sinabing justicia, hindi po tayo biased na justicia in favor of the complainant. Alright? Justice also ay tumutukoy doon sa mga respondent. For instance, you're a lawyer, di po ba? Tornia, opo, no? Opo. There is, if I'm not mistaken, there is an adage in law, or a saying in law, na di baling magpakawala ka ng ilang... Isang daang guilty. Isang guilty. Kesa magkulong ka ng isang innocent. Tama, tama. Oo. Tama po, no? So, sa nakikita ko po dito, alam niyo nagtanong-tanong din ako sa mga kaibigan natin doon sa Maguindanao. Mm. May mga pulis pong involved dyan na kaibigan nila, media, no? Umiiyak po yung ibang na-involved. Mm. Kasi, ang utos sa kanila, pumunta roon, nagulat na lang daw sila, nagpapaputok na ng baril itong si Unsay. No, tapos yung iba naman diyan nung kinasuhan kasi yan, if I'm not mistaken, sino ang mga nakaman sa checkpoint na yan? Kunin ko lahat ng listahan. Alam mo kahit yung wala doon, eh nasa listahan ka ng naka-duty ron, ay yari ka. Ah. So, nangyari diyan ano, but kila Sajid, kila ano, yung ganun hindi ko alam na resa-resa, but we need to read the ano, the decision talaga, no? But ako naiintindihan ko po yung bakit may acquit na iba. Alam mo, that is justice, no? Kung nagkamali po ang estado sa pagkakaso sa kanila, eh dapat po nating tanggapin yun. At I'm sure may basihan po si ano, si Judge Reyes. May basihan, po. Oo po. Yusek, may basihan po. And then gusto kong balikan, syempre may mga ano din tayo na baliktanaw na si President Duterte nung mayor, ibalik natin na parang may connection pala no na nung Maguindanao Massacre, nung mayor siya, parang ano ba yung ginawa niya? Mayroon siyang pinadalang helicopter o chopper? Naalala niyo po, tayo yun, kung di ako nagkakamali, ako rin yung unang nagsapubliko ng anecdote na yan. Ano ba yung kwento nun? Sa akin po, kinuwento ni Congressman Mangudadato yan noong araw. At sabi niya, and pinatunayan po ito ni Jong Mangudadato yung kapatid, no? Yes. Matapos po kasi yung pananambang at pagpatay, di ba nililibing na yung mga sasakyan at saka mga biktima? Opo, opo. Hiram po, nang helicopter si dating si Mayor. Ato, no, si dating Vice Mayor sa ng Buluan. Hindi po siya makairam ng helicopter kasi alam na very powerful yung maampatuan that time. Okay. Alam niyo, merong list na kung di ako nagkakamali, Lion Air, if I'm not mistaken, ano? Lion Air. Davao City. So yung Davao City po through Mayor Duterte that time, sabi niya, gamitin ninyo yung ano na yan, helicopter na yan, dalin niya doon po sumakay si Jong Mangudadato. At sabi ng mga suspect, ng mga witnesses, nung umikot yung helicopter, akala nila military helicopter. Nag-scramble. And akala na babanata sila. And then nakita na nga, nung helicopter nandun yung site, kung di po napahiram yon in a matter of 2 hours, ay wala na. Nabeli na. Na cover up. Wala na. Kasi wala pong aamin doon eh. Wala pong aamin. I'm sure eh. That's good. Yeah, ano pala, good. No? Crucial. Yes. Crucial si President. Yes. Una pa lang si Pangulong Duterte. Kanina, may kausap po ako. Nag-guess ako sa isang impilan, ano? Binanggit ko rin doon. Alam niyo nung November 23, 2017, dinala po namin nila dating Secretary Harry Roque at dati Secretary ng Justice na si Vitaliano Aguirre, ang mga pamilya ng mga biktima ng massacre sa Malacanang. Si Pangulong Duterte. Doon po, nadinig ng lahat, instruction niya sa amin, kasama yung mga government prosecutors. Tapusin nyo na yan. I don't want it, ano, yun yung mga binitawan niya. Alam nyo, sabi niya sa pamilya, kaya nga, yung kanina nag-interview sa akin, sabi, I don't know how true is that. Sabi ko, hindi naman ako sinungaling, no? At nadinig yan ng mga pamilya. Opo, opo. Alam mo, instruction niya yan, binulong pa nga niya sa amin, want it done, na ano.
gawin nyo na lahat para mapabilis. Mapabilis. At pinangako niya, within my term, tatapusin po natin yan. That's why, oh, wow. as early as 2017, confident na po ako na talagang tatapusin because yung political will nandun po eh. Nakwento nyo nga sa akin yan. By any chance, Yusek, nakausap nyo na ba si President and baka may reaction kayo na narinig sa kanya? Through spokesman na Panelo po, yes, nabanggit po niya kahapon at yun nga po, nabanggit niya ating task force, etc. But for the President, alam nyo, ayoko rin naman na sabihin na nag-credit grab tayo dito. Nagtatrabaho lang po of tayo. Of course. Sa atin. Yes, yes. So, at Tony, I'd like to thank also, no? First, congratulations to the Filipino people, to the Philippine Republic, for this feat. This is a world record, historic feat talaga. Mm-hmm. And alam niyo, I'm very elated, I'm very happy for this. No? But we have to thank the real heroes here. Sino? Alam niyo, sino po? Sino? First, the families of the victims. Yes. No? Number two, the government and private prosecutors. Prosecutors. Yes. And number three, of course, yung pong mga witnesses na hindi natakot, bagamat pinatay na yung iba. No, hindi po sila natakot, nanindigan. Alam mo, sila po talaga... May pinatay na isang witness, di ba? Na parang state witness. That's right. Mm. Noong araw. Kaya, na nagpatakot, sila talaga ang nanindigan. Tuloy lang ang kaso, no? Yes. Inulay nila. And of course, fourth, isasama ko na, Yusek. Of course, ang pang-apat, si Judge. Yes. Alam mo, very special yung kay Judge. Hindi ko siya ituturing na ano eh. Na hero. Alam mo kung ano? Ano siya? Siya ang bagong mukha ng katarungan. Ah, wow! Lady Justice! Siya yung epitome, siya yung mukha ni Lady Pwede. Justice. Pwede yan ha. Pwede yan, Yusek ha. Oh. Ako, huling tanong bago kita pakawala na, Yusek. Eh, yes. Yung ano mo, Presidential Task Force on Media Security, tuloy lang kahit tapos na nga ang Patuan Massacre. Ano pang ibang trabaho nyo? Tuloy-tuloy hanggat may nagsusumbong sa atin, hindi po tayo pwedeng umalis dito hanggat may problema na kinakarap ang mga kapatid natin sa hanap buhay, hindi po kami alis dito. Tuloy po ang trabaho, bagamat halos kalahati ng tinik na nakabaon sa ating lalamunan ng nabunot. Nabunot. Diction na yan ay masasabi ko po, medyo gumahan kasi nakatutok po talaga kami dyan. Ever gusto namin matapos. O, Yusek! Marami po kami ginawa na after 10 years ko na lang siguro kukuwento. Gawa ka ng libro, Yusek. Oy, pero Yusek, kapag may banta dito sa amin, ha? Sumbong ko sa iyo, ha? Sure. Sabihin mo lang yun. Kahit na hindi ka pa binabandaan, attorney, papuntaan ko na. Ay! Salamat po sa inyong oras and congratulations sa lahat, including you guys. Sa ating buong bansa. Maraming pong salamat. Good morning. That was the Director of the Presidential Task Force on Media Security, Yusek Undersecretary Joel Egco.